Mga kabayan, bakit nga ba ang US hindi gumagamit ng supersonic na anti-ship missiles at cruise missiles? Bago ang kasagutan, like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ang Harpoon at Tomahawk missiles ng US mayroon ng bagong upgrade. Bakit ang speed nasa subsonic terrain or below sa speed ng sound? Habang ang China, Russia at India mga supersonic ang kanilang mga anti-ship at cruise missile. Kahit Japan ang inilalagay na mga anti-ship at cruise missile sa kanilang mga destroyers at submarines ay ang Harpoon at Tomahawk. Ang India bakit bumili pa ng Harpoon anti-ship missile kahit mayroon silang BrahMos, na ang bilis ay supersonic at sea-skimming din. Ang South Korea mayroon silang Sea Star anti-ship missiles na mas mabilis pa kaysa sa Harpoon, at sea-skimming capability din, bakit pa sila bumibili ng Harpoon anti-ship missile sa US? Ang mga NATO members lahat bumili ng Harpoon anti-ship missiles, na mayroon naman silang mga sariling gawa, at mas mabilis pa kaysa sa Harpoon ng US. Ano ba mayroon sa Harpoon at Tomahawk, bakit subsonic lang ang speed marami peren ang bumibili? Di ba nakapagtataka, kahit subsonic lang ang speed, ang accuracy niya mataas, at marami na itong pinatunayan sa giyera. Pag mga anti-ship missile halos puro sea-skimming capability, kahit BrahMos ng India na supersonic ang speed, sea-skimming din. Pag sea-skimming, ibig sabihin ang missile lumilipad sa taas ng dagat mga 3 hanggang 7 meters para iwas sa detection ng radar. Kahit mga jet fighter ganun din ginagawa pag umatake. Mga ganun na height hindi na mahajap ng radar. Ganyan ang ginawa ng Argentinian Air Force noong pinalubog nila ang destroyer ng British sa Falklands War. Ito pala ang dahilan kung bakit mas maganda ang subsonic speed kaysa supersonic. Ang mundo kasi bilog, kaya napag-aralan ng US na pag ang missile na sobrang bilis, hindi makamaintain ang sea-skimming capability niya. Parang sasakyan, pag sobrang bilis hindi kaagad makaliko. Ganun din sa missile, tataas muna siya bago bumaba ulit. Pag tumaas ang missile, ma-detect na kaagad yun ng radar. Titirahin kaagad ng anti-missile yun, kaya bago makababa baka sabog na. Di tulad sa subsonic maintain niya ang sea-skimming capability niya, nakatago peren sa radar, mabibigla ka na lang, ma-explode na lang bigla ang barko ninyo. Kaya pala tinawag na most accurate anti-ship missiles in whole world ang Harpoon missile, dahil sa kanyang capability. Pag mabagal kasi mas matipid sa fuel. Kaya ang mga gumagawa ng missile ngayon pinag-aaralan nila kung paano gawin ang missile na subsonic ang speed sa umpisa, pero pag malapit na sa target magiging supersonic na ang speed. Sa sunod ganito ang lalabas na missile, subsonic ang speed pero pag malapit na sa target, bigla na lang maging supersonic ang speed. Ito yung mas maganda, talagang mataas ang accuracy nito. Yung Tomahawk ng US dahil subsonic pinapadaan muna sa dagat bago padaanin sa likod ng mga kabundukan para ma-detect ng radar. Ito yung ginagamit nila pang wasak ng mga radar at mga building. Dahil sa upgrade ng Harpoon at Tomahawk missiles, mas lalong tumaas ang accuracy nila. Dahil nilagyan ito ng anti-jamming device at pangontra sa mga electronic warfare. Sa labanan ngayon dapat ang mga weapon mo di nakikita ng radar. Pag ganito weapon mo panalo ka na sa laban. Pag mga missiles para sa depensa, dapat talaga mabibilis. Kaya, ang US may laser, na pangontra sa supersonic at hypersonic missiles. Wala nang bibilis pa sa speed and light. Mga intercontinental ballistic missile dapat talaga mabibilis, dahil sa taas sila dumadaan. Pag sa taas missiles mo dumadaan, dapat talaga supersonic or hypersonic ang speed, para mataas ang porsyento na hindi mapabagsak ng kalaban. Kaya mas maganda ang weapon ng US, medyo may kamahalan nga lang, pero sulit naman. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.